Magandang gabi po sa inyong lahat at Happy Women's Month po. Mabuhay ang lahat ng mga kababaihan sa saan mang dako ng Pilipinas at ng mundo. Ako po si Carolina Gamboa Mayuyo. Ang tawag sa akin ay Ate Carol o kaya Lola Carol sa mga nakakakilala. Isa na po akong balo at may dalawang anak. Yung panganay po ay si Ate Gladys or Teacher Gladys na sinuportahan ng Capitol Methodist Church kung kaya nakayari po siya ng Bachelor of Kindergarten Education sa Harris. Salamat sa Panginoon, salamat sa Church, at salamat po sa lahat ng mga supporters niya sa pribilehiyong ipinagkaloob sa kanya. At ang pangalawa ko pong anak ay si Renz Carlo na nakatapos naman ng BSIT sa BPSU at siya ay kasalukuyang nagtatrabaho or connected sa Asia-wide. Nakabase siya sa atrium dyan sa highway ng Katanin. Ako po ay may tatlong kursong natapos. Una po, midwifery, kaya registered midwife ako. Nagtapos din po ako ng Bachelor of Theology, kaya nakapaglingkod din po ako na pastora doon sa Cotabato ng 5 taon. At naipasa ko din po ang LET bilang teacher. Kaya itong tatlong kurso na ito na aking nakamtan, eh hindi po nagpayaman sa akin. Pero, naging mayaman naman ako sa mga hamon ng buhay. Mayaman ako sa mga experiences. Experiences na may masaya, may malungkot, may nakakapangpahina. Pero salamat sa Panginoon at hindi niya ako pinabayaan. Sa mga experiences na ito ay nagkaroon ako ng lakas. So salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan sa mga pagkakataon na yon. Sa kasalukuyan ay nagtuturo pa rin ako kahit na retired na bilang isang tutor. So tumanggap po ako ng mga tutorial services sa bahay. At ito ay pinagbumulan ng saya ko. Ang hirap pala nang walang ginagawa nung nag-repair ako tamang-tama noong lockdown. Tulog, kain, yun lang ang ginagawa. Kunting linis, nananahin ang mga sukong ng unan. Nakakainip din pala pagka wala kang ginagawa. So, mainam na lang dahil sa ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na kakayahan ay nakakapagturo ako sa mga bata na upang bumasa at ito ay nagbibigay ng kaligayahan sa akin. Sa pagpapalaki ng mga anak bilang isang nanay, ang setup namin mag-asawa noon ay yung mister ko ang siya na lang ang mag-aalaga sa mga bata at ako ang magtatrabaho. So yun ang aming usapan. Kaya siya ang nagpalaki, siya ang nag-aruga, siya ang naging tagapagganap ng mga gawain bahay. Napakabuting asawa. Dahil yung mga hindi ko nagagampanan sa tahanan, siya ang gumanap. So siya na yung talagang help mate na ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa halip na kukuha ng ibang makakatulong sa pag-aaruga sa mga bata, sabi ko, ikaw na lang, sweetheart. So, ito naman ay tinanggap niya ng taus-puso dahil hindi na rin niya kayang magtrabaho ng mabigat gawa nung magmula nung dumating siya galing sa Saudi ay may mga iniinda na rin siyang mga karamdaman, umina na rin yung kanyang paningin, at may mga sakit na rin siyang iniinda. So, yun ang naging usapan namin.
na siya ang titingin sa mga bata. May advantage at disadvantage ang pagiging working mother. Siyempre po, advantage kasi natutuganan yung mga basic needs ng pamilya, pati na rin yung kanilang pag-aaral sa simpleng pamumuhay ay naitaos ito sa tulong ng aking asawa. Disadvantage kasi nga po, disadvantage yung hindi ko na ibigay yung tamang panahon na oras sa paghahapon, hindi ko sila nakikita. Pero, tiwala naman ako na hindi sila bababayaan ng Mr. Guwabang sila ay lumalaki. At nung sila ay magsipag-aral, syempre panatag ang kalooban na sila ay nasa eskwelahan pagmula ng elementary at nung mag-high school at mag-college sila. Napakabuti ng Panginoon dahil pinagkaloob niya ang mga pangangailangan. Hindi naman sobra-sobra, pero sapat ang kanyang pagbibigay ng provision. Kaya po nang sinasabi na ang Panginoon ay laging matapat na nagsusupply ng pangangailangan. Ang sabi po sa Philippians, "My God shall supply all your needs according to His mercies in glory." Ang proudest moment ko bilang isang working mother, bilang isang teacher, ay sa bahay o sa pamilya ay yung nung siyempre nakatapos po yung mga bata sa kanilang pag-aaral sa tulong ng Diyos at tulong ng mga kaibigan, mga kakilala sa kanilang mga prayers. Bilang isang teacher, ang proudest moment ko ay tuwing yung isang batang huli na matuto sa pagbabasa ay natuturuan ko ng pagbabasa. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng yung tawag dito, tiyaga. Yung mga batang mahirap turuan, sila nga yung huli, nakakabasa na yung iba, pero mayroong dalawa, tatlo, apat sa isang klase na hindi natututo kaagad. So, kailangang turuan sila at salamat dahil nagkaroon ako ng tiyaga na ituro sa kanila yung talagang basic na madaling maintindihan ng pagbabasa ng mga bata. May tanong sa akin dun sa guide na binigay niyo, Ate Beth, kung pinoconsider ko ba ng ministry yung profession ko as a teacher. Siyempre po, para sa akin, hindi man ako magpapasto sa kasalukuyan. Hindi na rin ako nag-midwife kasi magmula nung nagkaroon ng city ordinance na bawal ng magpaanak sa bahay, hindi ko na yun nai-a-apply or nagagawa. Pero salamat at mayroon pang isang profesyon na nagagamit ko magpahanggang ngayon na nagbibigay sa akin ng saya, ng sigla dahil nagagamit ko pa rin ito. Ang ano ko sa sarili ko, ako Lord, parang ang dami-dami ko nakakalimutan. Pero ngayong active ulit ako sa pagtuturo magmula nung lockdown, eh nakakatulong sa akin para ma-enjoy. Kasi nung wala akong ginagawa, parang wala nang kabuluhan yung buhay ko. Hindi masaya. So, salamat ulit dahil binigyan ako ng pagkakataon na gawin ito. Salamat sa mga magulang na tiwala, nagtitiwala sa akin kakayanan upang maturuan ang kanilang mga anak. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga experiences. Masasaya, malulungkot, magaganda, sa hirap man at sa ginawa. Alam kong hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At sa mga taon na nagdaan, salamat dahil hindi niya ako binitawan at
ito rin ang pangarap ko, ito rin ang kagustuhan ng aking puso na manatili ako sa Kanya habang buhay. Ang verse ko po ay doon sa Philippians 4:13. Kung bakit napagtugumpayan ko lahat ng mga challenges sa buhay ay dahil dito sa verse na ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Salamat po sa Panginoon.